Magandang araw! It's a beautiful day here in New Zealand again, pero malamig. Nag-snow ata sa South Island. Parang feel ko babalik ata kami sa winter. So ito na, magluluto na naman tayo ng hapunan kasi nga hapon na naman. Meron nga pala ako ditong paprika, garlic paste. Pagkatapos maglalagay tayo ng asin, pepper at saka soy sauce. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap. Pagkatapos, i-set aside muna natin at ngayon, so by the way, magluluto nga pala ako ng chicken lollipop. Kung alam nyo ito, para itong chicken na lollipop yung itsura. So medyo mahaba-haba ang proseso nito kasi kailangan nating i-gawing parang lollipop yung chicken. Tatanggalan natin ng balat yung parang tip part ata niya. Pagkatapos ng 48 hours, ayan, natapos na rin ako at ilalagay na natin sa marinade yung ating chicken. Ito nga pala yung marinade na hinalo-halo natin kanina. So, halo-haloin lang natin ito. Spread lang natin yung marinade sa lahat ng chicken. Pagkatapos, ilalagay natin ito. Lalagyan natin ito ng glad wrap. At isi-set aside natin, marinate natin ito for 1 hour. While nagmamarinate yung ating chicken, magre-ready na ako ng ating side dish. Meron nga pala ako ditong patatas. Babalatan lang natin ito. Pagkatapos nating magbalat ay hihiwain natin ito ng pa-square-square. Dumating na nga pala si Mister galing sa work. So hindi ko alam, sobrang lamig na naman ang panahon dito sa New Zealand. Nakakalito talaga yung weather. Minsan mainit na mainit, minsan naman malamig. So ilalagay ko nga pala yung potato sa pot. At lalagyan natin ng tubig. Huhugasan muna natin ito. Iboboil natin ito for 10 minutes. Lalagyan din natin ito ng asin, konting-konti lang. At while nagbo-boil yung ating patatas, ay maghihiwa tayo dito ng sibuyas. Kakailanganin din natin ng ham, konti lang ni hiniwa ko. Kahit na medyo malamig, eh dito pa rin tayo sa labas, magluluto. Maglalagay lang ako ng olive oil sa isang pan. Ilalagay natin yung ham na hiniwa natin kanina. Gigisa din natin of course yung ating sibuyas. Haluin natin ito, gigisahin. After ng 5 minutes, isi-set aside natin ito. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng pot. Sa isang pot, lalagay natin yung 2 tablespoon butter. Maglalagay din tayo ng harina, 2 tablespoon din. Ito nga pala yung white sauce natin. Kaya naman maglalagay tayo ng milk. Gradually lang yung paglalagay para hindi siya tumidugol. So whisk lang natin yung milk at saka yung ating white sauce pala. Pagkatapos ay isi-season natin ito ng salt. Maglalagay din tayo ng pepper at saka oregano. Whisk natin ito, halu-haluin ng 5 minutes. At after 5 minutes, set aside natin. At ngayon ay lutong-luto na nga pala yung ating patatas. Sa isang oven dish, maglalagay tayo ng patatas at saka sa bottom nito is yung white sauce. Ngayon naman ilalagay natin yung ginisa natin kaninang ham at saka sibuyas. At ilalagay na rin natin yung ating white sauce na ginawa kanina. Maglalagay din tayo ng mozzarella cheese for toppings para naman cheesy at masarap. Pagkatapos ay lalagay natin ito sa oven. Bake natin for 30 minutes, 175 degrees Celsius. Pagkatapos ng 30 minutes, lutong-luto na siya. Ngayon naman i-ready natin yung ating breading para sa ating chicken lollipop. Naglagay nga pala ako dito ng paprika, corn flour at saka harina. At saka of course yung ating secret recipe, crispy fry. Maglalagay din tayo pagkatapos ng isang itlog at saka tubig, kunting-kunti lang ng tubig, enough lang para ma-liquidate yung ating, ma-liquid yung ating breading mix. So ayan na, orangey color. Ito nga pala yung ibibread natin sa ating chicken lollipop. Kakailanganin din natin ng breadcrumbs of course. So, ayan na yung chicken na minarinate natin. Lalagay lang natin sa ating breading. At pagkatapos ay i-dip natin sa ating breadcrumbs. At of course, i-repeat lang natin yung process hanggang sa matapos yung ating pag-breading sa ating chicken lollipop. Nag-request nga pala si Mister na magluto ako nito, chicken lollipop. Medyo matagal-tagal ko nang hindi ito naluluto. Hindi siya easy na gawin. Medyo meron siyang cheche-buriche. Pagkatapos nating mabread yung ating chicken is ipiprito na natin ito sa ating maliit na pan. At dahil nga maliit yung ating pan, iapatan lang yung ating pagluluto ng manok. So hindi ko isasuggest ito kung gusto niyo ng quick and easy meal kasi medyo mahaba-haba ang proseso ng chicken lollipop. Inabot talaga ako ng 2 oras sa pagre-ready nito.
Pero okay lang, worth it naman. Oh, no. So, ibibake ko nga pala to sa oven after kong ma-fry kasi gusto ko talagang malutong-luto yung chicken sa loob. Minsan kasi pag hindi bubinake, hilaw pa yung sa loob ng manok. May dugo-dugo pa, ayoko pa naman nun. So, ilalagay lang natin ng 30 minutes sa ating oven. At walang luto yung ating chicken is magre-ready na ako dito ng broccoli. Ito nga pala yung vegetable natin, ilalagay ko lang sa microwave. 3:30, 3:30 pala. So ngayon naman ay naluto na pala yung ating chicken. Ready na i-serve at saka yung ating broccoli, lutong-luto na rin. So ready na i-serve sa buong family yung ating dinner. Dinner! Broccoli, please! Ribs? Broccoli is good? Oh, you don't have... Are you having potato, Jay, or no, rice? Rice. Rice is life. Yeah. It's hot. Very nice potato, Dad. Ooh, delicious! That's enough style. You're too much. Oh, you want this one? Let's eat dinner, guys. Our dinner for tonight is doesn't look chicken lollipop. Chicken lollipop. Get some. This is oven, baked, and fried. It looks fried. Like a chicken, but it's a lollipop. Yes. Lollipop chicken. Jade is having rice because he's very hungry. I love your food. It's so yummy. Okay, tanong ni Sheila. So, tanawag yung luto. Look at your food. It's so mini. Huh? And Ayana, delicious food. So, are you eating broccoli, love? It's hot. Just be careful, okay? Can you eat your potato first before anything else? No, I don't know where the potato. We have also here broccoli for our veggie. And some cucumber. Broccoli for a long life. So, let's try now our potato. Mommy. With ham. Ayana, eat like that. Delicious. Mommy, that was a burnt broccoli. Hi, broccoli. That's cucumber. I got no burn. So yun guys, sobrang sarap ng chicken lollipop na niluto ko ngayon. Sobrang tagal nga lang gawin, pero worth it naman. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye!